Ah, sir, hindi ba mas magandang magbigay kayo ng statement na mali ang nakita nilang video? Sandali! Ikaw na naman! Diyan ka lang! Umalis na kayo! Ilayo mo na si Seo! Subukan niyo lumapit! Diyan lang kayo! Huwag kayo lalapit! Mr. Seo, relax lang po kayo. Ako na pong bahala sa... Tumigil ka! Huwag mo ako pinakikialaman! Sniper, hindi ba? Ikaw yan, hindi ba? Aray. Dito na lang! Device kanina. Ang kotse natin. Nasa likod. Tayo na. Alisa mo. Bakit mo niligtas yung security niya? Nagawa mo sana ang assignment mo kung hindi mo inuna ang babae yun! Kapitan, tapusin na natin siya na makaalis tayo kaagad. Sino sila? Sino ang mga kasama mong nagdesisyon noon sa SWIFT mission? Totoo nga. May kinalaman ka ron. Matagal mo na to dapat inasahan. Dahil alam mong hindi isang simpleng krimen yon. Magsalita ka. Patawarin mo kami sa nangyaring yon. Alam kong gusto mo maghihinti sa amin. Naiintindihan ko. Tutulong ako. Kaya lang...
sana. Dalhin mo muna ako sa isang ligtas na lugar at aaminin ko ang lahat sa'yo. Nabubuhay ka dahil Trinidor mo ang mga kasama mo, hindi ba? At hindi nga ako nagkamali. Huwag mong isipin bubuhayin kita dahil paparating na mga pulis. Sino sila? Sandali! Malamang may hostage sila. Umalis na tayo! Mas kilala mo ang mga baril kumpara sa kanilang lahat, Randy Seo. Kaya alam kong alam mo na malaki ang posibilidad na pumutok na ang bala oras na kalabitin ko ang gatilyo. Si Francis Kim, ang dating education minister, at siya rin ang chairman ng foundation. Si Francis Kim? Sino ba? Teka, sandali lang naman, sasabihin ko sa'yo, huwag mo ipuputok! Office. Doon ko ihahatid si Randy sa'yo. Ano bang balak mong gawin? Sa tingin mo, bakit ko din nalang si Randy sa'yo sa isang safe house kanina? Yun ang alamin mo. Pagalawin mo ang mga alaga mo. Sandali! Sandali. Mamahalin tong brand na to, ha? French, oh? Ano pa bang to? Hanapin niyo rin yung pangalan ng damit! Move it! Attorney Jiro Kim. Tara, bilis! Siguradong kawayan ng City Hunter! Patay na ba siya? Umili na pa ba? Ambulance sa sila, Kenya. Sabihin mo sa mga pulis na yun ang hanapin. Sumama ka na!
Paano ako nakarating dito sa bahay? Si Randy Seo. Nasaan si Johnny? Hinati niya si Seo sa DA's office. At hinayaan mo lang siyang gawin yon? Ha? Nakita na namin yung ambulance, pero wala yung suspect dito. Nagawa mo na akong suwayin, Johnny. Intindihin nyo na para sa atin naman ang ginawa kong yun eh. Dito. Ano ginawa niyo? Sa ginawa mo, masasaktan ng mga taong iniingatan mo. Suwayin mo pa ako ulit at hindi mo na siya makikita. Ang lakas ng loob mong sirain ang mga pinagplanuhan ko mula noon! Patay na dapat si Seo. Bakit ibinalik mo pa siya? Dahil ayoko na magkaroon ng isa pang Johnny sa mundo! Kung hindi dahil sa mga kalaban nyo, masaya sana ako ngayon at may pamilyang nag-aalaga. Normal sana ang buhay ko. Kaya gusto ko silang balikan. Gusto ko ako pumatay sa kanilang lahat. Kaya lang, kung dugurin ang isusukli natin, hindi na matatapos ang laban! Pero kung ipapakako nyo na magiging pamilya tayo ulit, susundin ko lahat ng gusto nyong ipagawa. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nadadala sa impyernong pinanggalingan nila. Susundin mo na ba ako? Gusto kong marinig. Opo. Dahil gusto ko rin magigante. Siguruhin mo mga salitang binibitiwan mo. Mula ngayon, huwag nyo nang sasaktan ang mga mahal ko. Hindi nyo sila pagbubuhatan ng kamay at paghihirapan. Dahil ipagtatanggol ko sila. Tagdaan mo yan. Yung babaeng security guard na iniligtas niya, alamin mo kung sino siya. Nakita mo ba ang mukha niya? Hindi eh. May nakatakit kasi. Mata lang ang kita, kaya mahirap makilala. Anong itsura ng mata niya? Prominente ang eyelids niya eh. Yung kulay naman... Dana? Sorry, hindi ko matandaan sa bilis ng nangyari. Pasensya na, ha? Okay lang yan. Magpahinga ka na. Pero, saan kaya siya nagpunta? Pasensya ka na kay Papa. Ako kasi. Ay, ano ko ba naman? Pero alam kong hindi niya ako tutuluyan. Anong gagawin natin sa sugat mo? Baka lumala pa yan. Hayaan mo na. Ano kaya nangyari sa kanya? Ewan ko. Kailangan ko malaman. Sadali! Johnny! Ano nangyari?
Johnny! Kumising ka! Nangyari! Johnny! Johnny! Inaresto na ang presidential candidate na si Radiseo kaninang hapon lamang matapos makita ng taga-media. Ang kapal talaga, gusto pa maging presidente ng bansa? Matingin pa rin ang pagtanggi ni Radiseo sa mga ipinibintang sa kanya na di umanoy isang la propaganda. Good evening! Para sa karagdagang balita tungkol dito, tumutok lang sa istasyon na to. Doktora, kilala mo si Johnny, hindi ba? Si Johnny Liba? Oh. Kapag lumalayan, magkakaproblema ka sa braso mo. Ito bang bahay mo? May nalaman ka na naman sa akin. Delikado yung masyado maraming alam. Masaya nga ako at ako ang naisipan yung puntahan eh. Parang ang weird nun ah. Dahil dun sa gamot na in-inject ko sa'yo, hindi nakakalat ang infection mo. Sara. Dinala sa ospital para ma-check up, pero okay naman siya. Mabuti naman. Siguro natakot siya. Siya ka pala, idala akong lugaw. Wala akong magagawa. Kailangan ko muna siyang iwan sa bahay. Bakit? Mahirap na. Ayokong malaman ni Papa. Pati ba naman si Nana? Kaya kailangan ko muna siyang layuan. Ikaw ba? Gusto mo na siya? Kaya ba inuna mo siya iligtas kaysa abuli si Seo? Tama ba? Kung mauulit yung nangyari kaninang umaga, ulitin mo bang ginawa mo? Ah, ewan. Sumasakit ang ulo ko. Nag-aalala ako sa mangyayari. Lalo na sa kanya. Pasensya ka na, Johnny. Kasalanan ko nangyaring ito. Yes, hello? Hello, Johnny. Bakit? Nasaan ka ngayon? Busy ako. Bye. Teka, sandali lang naman. Ikaw ba masakit din ang katawan ngayon? Hindi. Johnny, nakapanood ka ba ng balita kanina? Hinuli na nila si Randy sa'yo dahil... Sa'yo, di ba? Bye. Bakit, Johnny? Binangungot ka ba? Hindi ko na kaya ang ganito. Baka mapahamak si Nana. Ay, huwag sa may susugod ka dun! Gusto ko siyang makita. Kahit sandali lang. Ano ka ba? Johnny! Bumalik ka dito! Huwag ka muna umalis! Gabing-gabing eh!
na kita. Bakit hindi ka man lang umuwi? Hoy, Nana. Alam mo bang gabing-gabi na? Bakit nandito ko pa sa labas? Hindi ka na naglinis, hindi ka pa nagsara ng pinto. Magagamit mo ba ang galing mo sa judo kung nakatali ka na? Ano ba akala mo? Nagpapakit lang ako dito sa taas? Hindi ako antukin eh. Kaya naisip ko na magpahangin dito sa itaas. Uuwi ka rin pala eh. Sana man lang inagahan mo. Hindi ka man lang tumatawag sa akin. Gustong-gusto mo talaga nag-aalala ako sa'yo eh. At sino sa atin ang palaging nasa labas ng bahay? Ako ba? Hindi nga ako umaalis. Susunod na hindi ka makatulog, huwag kang lalabas ng bahay. Ikandado mo mga pinto. Huwag mong pagtiwalaan ang galing mo sa judo. Hindi mo lang pwedeng mangyari. Kahit palagi kang may kimchi, huwag lang yun ang kakainin mo. Kape mong ginagawa. Lagi kong hinahanap. Gusto mo bang igawa kita? Okay lang ba? Huwag kang alis dito ah. Tingnan ko ah. Ang bilis mo yatang makarecover ah. Ang galing ko talagang vet. Ihahatid ka nga pala ni Dindo. Salamat ha. Hindi mo talaga ako papakainin ngayon? Grabe ka. Siguro may bisita ka na agad. Doktor, maganda. Ipinaghanda kita ng cucumber soup. Kumain ka muna bago kita ihatid ha.
Johnny, sabay na tayo mamaya. Johnny, paano mo nga pala nakilala si Francis Kim? Binabanggit mo siya sa panaginip mo eh. Alam kaya ng City Hunter na ang anak ng dating Education Minister at Chairman ng Myungmon Foundation ay si Attorney Jiro Kim? Anong sinabi mo? Anak ni Francis Kim si Attorney Jiro Kim? Oo. At ang balita, hindi sila magkasundong magkama. Hindi rin daw natutuwa si Jiro makilala bilang anak ni Francis Kim. Kaya hindi niya binabanggit yun kahit kailan. Kahit ilang beses niyang itanggi ang ama niya, iisa pa rin ang dugo nila. Bakit hindi natin agad nalaman ang lihim nila? Mali ba naman natin? Magama pala yung dalawang ugok. Nakakatawa yung nangyari. Ay, sino ba naman kasi mag-aakala eh? Ano ba ginagawa ko? Hoy, hindi naman lahat malalaman mo kaagad eh. Hayaan mo, ganun talaga. Mayabang naman ang Jirong yun. Kaya huwag ka na magdrama pa dyan, Johnny. Hindi. Nagkamali ako. Naging pabaya ako. Si Kapitan! Alam mo ba ang nangyayari? Itinutulak mo ang mga kalaban natin sa anak ng isa sa kanila. Mukhang alam mo rin ang balita. Iisa-isahin ko sila. Francis Kim, Oscar Lee at Conrad Jun. Ako maghahatid sa kanila sa hukay. Ikaw pa naagawan ng baril! Naging hostage ka pa! Alam mo ba kung ano ka? Ano bang nagagawa mong tama dito? Pasensya na, sir. Hindi ko talaga inaasahan na si Mr. Seo pa yung babaliktad sa... Palagi na lang dahilan mo, naririnig ko mula noon! Ewan ko, hindi na kita maintindihan. Ngayon, gumawa ka ng resignation at umuwi ka na sa inyo. Sir? Bahala ng personnel committee sa'yo. Hintayin mo na lang ang desisyon nila. Clean your desk before you leave, okay? Para wala ka nang babalikan pa. Chief naman, nabibigla lang kayo eh. Ikaw ang nabibigla sa atin. Palagi kang wala sa sarili mo and all I hear from you is your lame excuses. Kulang ka sa basics, Agent Kim. Ang tindi naman ni Sir, bakit niya ipapasa sa personal si Agent Nana? Wala man lang siyang konsiderasyon! Oh, Johnny! Saan ka pupunta? Agent Kim! Attorney Kim! Yung pakiramdam mo, okay ka na ba? Okay lang ako. Pero bakit napadalaw ka rito? Kasi may gusto sana ako ipakiusap sa'yo. Ano naman yun? Tandaan mo ba yung lalaking humila sa'yo sa building para hindi ka tuluyang mahulog? Naalala mo ba? Konti. Makita mo bang mukha niya? Hindi masyado eh. Mata lang ang nakita ko. Nakita mo bang parang pamilyar yung mata niya? Ah, hindi naman attorney. Bakit ba? Mukha ba siyang pamilyar sa'yo? Nana, tinitignan namin kung may match yung bloodstain ng lalaking yun sa lalaking na kialam nun sa election rally. Kapag lumabas na ang result, we will know if they're the same person. Oras na mag-match ang dalawa, magkakaroon kami ng 100% confirmation. Ah, ganun ba? Sandali, laruan mo ba yan? Ah, hindi sa akin yan. Kay Johnny yung... Ibinigay ni Professor sa akin. Hindi ba laruan ng bata to? Ah, baka naiwan ng part-timer ko kanina. Hindi mo pwede. Sir. Alam mo, sir.
Naglagay ka ba ng suhol para ibaba ang standards ng army boots noon para makuha mo? Oo. At isang official ng National Defense na ipinakilala ni Congressman Lee ang tumulong sa'yo noon. Oo, totoo nga yan. Totoo ba na nag-import ka ng defective combat jets mula sa American Maris Corporation? Totoo rin yan. All corruption charges given to you all came from this single letter. Wala akong nakikita ang anumang error. May pinagdududahan ka ba? Paano ko malalaman yan? Okay lang. Huling tanong na lang. Kumuha ka ng isang security agent para bantayan ka pero ginamit mo hostage at muntik ka na mag-suicide. Tama ba yan? Tama naman ang nabanggit mo. Kaya sintensyahan mo na ako at ikulong mo na ako sa pinakamahigpit na kulungan. Bakit? Alam kong sinusundan ako ng City Hunter. Saan man ako magpunta para patayin ako ng tuluyan. Gawin mo na ang gusto mo at tatanggapin ko maging ano pa yan. O bakit? May results na. Yung fingerprint inquiry natin. Sinong lumabas? Sabihin mo kung sino. Nanggaling kay Congressman Lee. Si Lee? Si Oscar Lee! Sira ulong yun ah! Ginagantihan niya ba ako dahil hindi ko siya tinulungan kumuha ng abogado niya? Mabuo ka, Mr. Seo. Sobra naman to. Wala na talagang pwede pagkatiwalaan ngayon. Maraming tao muntik bumoto sa'yo. Akala nila pwede kang pagkatiwalaan. Mr. Seo, isang tanong na lang. Yung army tags na nasa leg mo nun, pareho nang nakita nun kay Congressman Lee. May date na October 1983. Nagaling sa nawawalang elite task force. Sabihin mo na ngayon pa lang kung may nalalaman ka tungkol dun. Malaking insidente yun. 21 namatay. Matadamay ang president. Kaya hindi ito pwedeng makalabas. Wala akong alam dyan. Sigurado ka ba dyan? Sinasabi ko naman kapag may alam ako. Mabuti naman. Wala na akong gustong itanong pa. Nakakabaliw na. Naka-block daw ang information sa army tags hanggang 2030. Hindi ko na alam kung saan maghahanap. Inspector Jang, pwede mo bang i-unblock yung access nila? Attorney, makakaya ko yun sa 2030. Eh kung ang president kaya? Appointment Certificate, Carlos Go. This person is now discharged from private first class due to injury. His love for the Army is acknowledged, and we appoint him as honored veteran of Republic of Korea. Salamat. Ang paglingkuran ng ating bansa, ang pangarap ko mula pa nung bata. Tanda ko pa, kahit anong dilim ng gabi nagbabantay ako. At hindi natutulog. Dahil alam ko, may umaasa sa akin. Umaasa ang kababayan ko sa isang pilay. Nandito po ako, nakatayo sa pamamagitan ng saklay. At hindi pa rin nagsisisi sa nangyari. Binuo ko na ng isang pangarap na maging isang tagapaglingkod at ipinagkaloob naman sa akin ng ilang hakbang lang. Kung hindi sa City Hunter, magkakaroon na sana tayo ng presidente magpapahirap sa atin. Mga kababayan ko, sabay-sabay tayo. Bantayan natin ang bayan. At yung mga nanunungkulan, gawin niyo ang lahat para patuloy na mangarap ang tao. Dahil naniniwala ako hanggang ngayon na kaya natin maging isa at masaya. For Korea! For Korea!
Ah, congrats. Aba, salamat. Good work, Chief. Mr. President, kamusta na po? Aba, mabuti naman. Kamusta ka na? Okay lang po. Mr. President. Mr. President. I'm Jiro Kim of the District Prosecutor's Office. You're Jiro Kim? Anak ni Francis, hindi ba? Why are you here? Bawal ang outsider dito. Patawarin niyo ako sa pagpasok ko dito. Kailangan ko lang po kayong makausap agad. Tungkol saan? Tungkol po ito sa October 1983 files na nakablock ang access sa files. I want to ask permission to access the Elite Task Force files. Inilapit ko na rin sa director and minister, pero parehong rejected. Kaya ngayon, nandito ako para humingi ng permission niyo, Mr. President. 1983 October files. Elite Task Force na reported missing. Yun nga, dahil sigurado ako na may kinalaman to kay Oscar Lee at Randy Seo. Hanggat hindi nabubuksan ang files, hindi natin makikilala ang identity ng City Hunter. Hindi lang ako ang magdedesisyon pagdating sa national intelligence matters. But I will try. Kakausapin ko sila. Thank you, sir. Maghihintay kami ng reply niya. Galing mo kanina. Talaga? Kamusta ng binti mo? Medyo okay na. Kaya mo na? Professor Lee, ba't nandito ka rin? Sige na. Ipinadala ko ang team ko para i-congratulate ang kapatid niya. Ah, talaga? Professor Lee, kilala mo ba si Steve Lee na isang Korean-American? At may malaki daw na antler business sa Wyoming. Steve Lee? Hindi. Hindi ko siya kilala. I better get going. Ang dami mong sinasabi, mag-training ka na nga. Yung pagbagsak mo, kasama yun sa training. Hindi na ako natutuwa! Kakailas na talaga! Nag-inabigay yung paghagis mo sa katawang ko eh! Kung ganun, ibang moves naman. Ano? Kapag agent ka, hindi ka dapat natatakot. Kahit gamitin kang pananggalang, matutuwa lumaban. Huwag ka magpapakita na sasaktan ka. Dahil mas matutuwa ang mga kalaban mo. At malamang lalo ka nilang aasarin. Ano ko ng bibig ko? Mabuti pa magpaktisan mo ako hanggang mapagod dyan. Sige lang! Teka, sandali lang. Sabi mo lang naman ako eh. Aray! Wala si Agent Kim ngayon. Ako na muna ang partner mo, kaya pagbutihin mo, ha? May sakit ka ba? Maputla ka eh. Wala, sir. Hindi lang ako natunawan. Kailan ba babalik si Agent Kim? Baka hindi na siya makabalik. Kung yun ang decision ng personnel committee. Pero bakit? Dahil ba naagawan siya kahapon? Parang unfair naman yung nangyari. Malaking pagkakamali ang maagawan ng baril ang agent. Dapat talaga hindi babaeng kinuha kong security. Napilitan lang ako kunin siya dati. Kahit puro kahihiyan ang idinulot niya. Itinayaan niya ang buhay niya sa trabaho niya. Nabalitaan mo ba yon? Nandun ka ba para malaman mo yan? Nakita ko sa balita. Nakita mo yon? Okay, gawin natin ang body drop. Makakatulong yun sa pakipaglaban natin sa marami. Hawakan mo ako dito. Ba't di ka gumagalaw? Tinuro sa akin ni Agent Kim yan.
Professor Lee, pwede ko bang hirimin sandali yung NIS Network USB drive? Sandali. Oh! Regalo sa babae, ha? May pink ribbon po nakalagay, eh. Sino ba siya? Girlfriend o hindi pa? Baka naman hunting. Blind date? Hindi mo na ako madaldal, eh. Nakita mo namang hirap ako sa labi ko, eh. Ang kakapal kasi, di ba? Talaga naman makakapal ang labi mo, eh. Medyo distracting ng tignan. Bakit? Johnny, pwede bang dumaan ka sandali dito? Busy ako eh. Bakit ba? May ginagawa ka? Bakit? Anong nangyari? Salamat. Ah, isa ka palang bodyguard sa Blue House. Katulad ng papa mo. Opo, para kasing ang sarap magkaroon ng trabaho hindi kayang kunin ng karamihan eh, lalo na ng mga babae. Ano yan? Mukhang kakaibang kwintas na yan, ha? Ah, ito ba? Nakita ko lang ito dun sa area kung saan nagka-sniper incident. May nagligtas po sa akin doon, parang nahulog sa kanya to. Siya kaya yung city hunter? Ewan ko po. Siguro siya nga yun. Pero, kung napadalaw kayo dito dahil gusto niyong alamin ang relasyon namin ng pamangkin ninyo, hindi po kami... Tito! Johnny! Hindi ka busy. Magkasama pala kayo sa bahay. Mahal mo na ba siya? Hindi, Papa. Ang matinding pagtanggi ay pag-amin. Mas pinili mo siyang iligtas kaysa unahing barilin ng taong matagal na nating gustong patayin. Matigas ang ulo mo. Sinabi kong huwag kang magmamahal ng babae. Nakalimutan mo na ba? Nang dahil sa'yo, mamamatay ang babaeng yan. Umalis na ba siya? Umalis siya na parang naguguluhan sa ating dalawa. Ipapaliwanag ko na sana sa kanya, pero... Kalimutan mo na. Nahihiya kasi ako na baka kung anong isipin niya sa atin. Medyo awkward kasi yung... Sanay si Tito sa mga babae ko. Huwag mong isipin apektado siya. Nakita mo na lang siya sa bahay ni Nana? May sinabi lang siya. Tuluyan ko na ro si Randy sa iyo. At sumunod ako. Kung ayaw ko mapahamak si Nana. Lilipat na ako bukas. Ano ba naman? Dahil sa akin yan, pati si Nana tuloy.
natin si Randy sa'yo. Tayo na. Magkapi ka na muna. Napasok ko yung files ng sekretary ni Randy sa'yo. Ayon dito, wala siya sa bansa ngayon. Umattend daw siya ng conference na puro college ang audience. Ano? Okay yun ah. Alamin natin ang activities niya. Sigurado may masama na naman siyang ginagawa. Kapag napatunayan natin yun... Meron yun! Sigurado yun! Nangungurakot na naman ang tao yun! Paano ka naman nakasiguro? Ano ba? Basta meron yun! Hindi ka nalang mainig eh. Baal mo mamigyan ha? Inumin mo na! Bakit bigla ka na lang pumasok ng part-time job dito? Naghahanda lang kasi ako sa pwede mangyari sa akin. Hindi ko pa nga nakukwento lahat sa iyo eh. Naiiya pa ako. Kasi hindi ka nag-insist na talagang mahirap yung situation mo noon. Hayaan mo na. Boss ko ang kausap ko. Pero sinubukan ko naman magpaliwanag eh. Magaling ka nang mag-isip ha? Nana, basta ako mamaya kakausapin ko si Chief. Ang OA niya kasi. Palagi nilang nagagalit. Kumusta na ba ang pag-aaral mo? Tuloy pa ba ang tutoring mo? Ay naku Nana, ang hard-hard kaya. Nabubulag ako sa eyes niya. Palagi ako naglinelt eh. Every time nga natitingin siya, feeling ko I will explode. Buti na lang I resist it. Ang hard, di ba? Kaya andun ka na lang magpaturo. Nabalitaan ko mas magaling siya pagdating sa academics. Hindi ka pa mag-explode. No way. Magsi-self-study na lang ako. Bakit naman? Ano ba masama kay Anton? Mas mabakat siya kay Johnny. As if I care, no? Ipag-impake mo na ako ng gamit. Magpapa-check up lang ako. Okay. Bilisan mo ha. Oo. Attorney, yun nga palang damit na pina-check mo sa akin ng isang araw. Hindi important sa Korea. So sa abroad lang yung nabibili? Isa pa, yung pabango naman nasa damit. Lumalabas na isang brand ng Chanel na bath and shower gel. Ang bilis nga nila ma-identify eh. Limited lang daw ang production ng shower gel. Para makabili ka nun, kailangan mo magpalista sa standby list nila. At eto, nakuha ko na rin. Laging puyat at kain ng kain. Malamang isang araw bigla na lang tayong lolobo dito. Johnny Lee. Una ko siyang nakita kasama ang babae ni Congressman Lee. Nung gabing nagkita si Lee at si Hudson sa isang hotel, nakita ko rin siya nandun. Yun yung araw na biglang lumabas yung video ni Randy sa'yo sa media. Pero ang sabi niya, hindi niya kilala si Steve Lee. Pero yung laruan sa bahay ni Lee, yun din kaya yung laruan na dala ni Nana nung isang araw. At yung araw na muntik nang makidnap si Randy sa'yo, hindi siya umuwi ng bahay niya, kaya nakita kong gamit niya ang damit ko kinabukasan. Tinamaan ng bahala ang City Hunter nun. Kaya napilitan siyang magpalit ng damit niya. Clarice. Pupuntahan ako. Clarice! Bakit nagmamadali ka? Bakit suot ni Johnny ang damit ko nung isang araw? Ano? Ano bang klaseng tanong yan? Yung last day ng election campaign ng mga gustong maging presidente. Yun ang araw na nakita ko kayo ni Johnny. Kaya niya suot ang damit ko. Hindi ba? Umulan nun eh, kaya nabasa siya. Hindi umulan nun. Alam ko pa rin kapag nagsisinungaling ka, gumagawa ka ng circle. Magkasama kayong dalawa nun. Ang mundong napili mong topic na pag-usapan, ex kita, di ba? Clarice, ginamot mo ako nung isang beses na naaksidente ako. Yun din ba ang ginawa mo sa kanya? I'm sure kung may injury si Johnny, hindi siya dito pupunta. Hindi naman siya aso eh.
You don't have to say it. Malalaman ko yan. Buti hindi ko tinapon ng mga to. Alam kong bigla na lang may maghahanap ng mga pinaglinisan mo. Ikaw na magtapon. Ako na nababaon ah. Bakit mo ba ako tinutulungan? Madali ako maawa sa asong naliligaw eh. Yun lang naman ang itsura mo nung gabing yun. Medyo nakakaantok yung gamot na in-inject ko para hindi kumalat ang infection. Huwag ka muna mag-drive ha. Thank you. Ay, naku, Johnny. Natatandaan ko pa. Mula nung tumira dito mag-isa, doon na kita nakitang tumawa. Ha, misan nga parang loko-loko eh. Bigla ka na lang tumatawa. Kahit walang rason. Ay, dito ka sumaya sa bahay na to. Bakit kasi palaging galit si Kapitan? Hindi ka tuloy naging masaya nung bata. Ewan ko ba? Hindi kita pupulutin! Saan naman ito galing? Ah, ang buti naman. Tapos ka na ba? Oo, kanina pa. Nakapagpa-check up ka? Medyo inaantok nga ako sa gamot eh. May nakita ko. Inumin mo na. Huwag, akin na yan. Hindi ko ito inumin. Baka mamaya ma-expire lang yan. Kaya ko pa naman eh. Johnny, hindi ba? Hindi pa rin alam ni Nana na ikaw yung City Hunter? Mukhang wala naman siyang alam tungkol doon. Ay, mabuti na lang. Mauna ka na muna. Gusto ko naman magpaalam kay Nana bago umalis. Magtaksi ka na lang mamaya. Dali ko na yung kotse. Oh, sige. Magpahinga ka muna. Naantok eh. Dali mo na lang, malilimutan ko. Okay lang ba yan? Oo, ako nang bahala. Sige. Pwede. Hindi si Johnny yun. Igagawa kita ng japchae at dadamihan ko ng karne. Mabaliw ka. Hindi ko na lang lalagyan ng gulay. Bigyan mo ako ng kalahating beef para sa japchae. Kalahating kilo? Oh, Johnny. Bakit andito siya? Nasa kaya yung kotse niya? Mukhang nahihirapan siya sa pwesto niya. Kawawa naman. Johnny, gising na. Kanina ka patulog. Johnny, halika na. Nakaluto na ako. Thank you.
Naubo lang ako ng konti. Bumangon ka na. Kumain na tayo. Di ba lagi mo akong kinukulit na igawa kita ng japchae? Kaya yan. Puro beef lang ang lahok niya, na? Hindi mo ba titikman? Kalimutan mong alam mo. Alam kong yun ang naglalaro sa isip mo. Ganyan ako sa'yo noon, hindi ba? Hindi masaya kapag ganyan ka. Hindi naman ah. Hindi dahil hinalikan kita, magkakaganyan ka na. Ang dali mong maniwala. Easy to get. Easy to get ako? Oo. Hindi ako natutuwa kapag ganyan ka. Nakakawala ka ng gana. Bakit parang gusto mo pa ako magalit sa'yo ngayon? Kung anong pagkakakilala mo sa akin noon, yun ako hanggang ngayon. Wala na mga gamit ko. Kaya mag-isa ka na lang ulit sa bahay. Tumira ka rito hanggang gusto mo. Kapag nagkasalubong tayo sa Blue House, papansinin mo ako na parang walang nangyari. Nandito ka na. Akala ko pa sabay pa yung kakain ni Nana. Nagulat ba si Nana kanina? Bigla ka nalang lumayos eh. Ah, siya nga pala. Kinolekta mo na ba ito dahil alam mo kasama si Francis Kim sa limang yon? Bakit mo dinala yan?
Nasa ibabaw lang ito na lalagay mo ng damit kanina eh. Kay nanay yan eh. Bakit mayroon siya nito? Dinala ngayon sa Mirai Hospital si former Congressman Oscar Lee para ipagamot ang kanyang sakit. Ayon sa mga doktor, mas lumalala na raw ang kalagayan ng dating congressman. Matatanda ang ikinulong siya sa kasong pagwawaldas ng welfare funds. Kaya marami ang hindi sa ngayon na bigyan siya ng medical assistance. Ito ang protesta ng mga tao na ngayon ay nagbabantay sa labas ng ospital. Sa ibang balita naman, pinayagan na ng lokal na gobyerno pagsasayos ng budget para sa mga kababayan nating kinakapos. Tutuloy na ni Papa si Oscar Lee! Yes. Ako na magsasabi. Bye. Attorney, may tumawag. Magsasalita na rin si Oscar Lee kung sa nangyari noon. Pinapupunta kanya ng ospital. Ano? Sigurado kang si Oscar Lee ang magsasalita? Oo. Oh. Ano yan? Masagadal niyan. Alam mo? Oo nga, ano? Kailangan ko makita. Nananakaw kasi yan eh. Buti nga sa kanya. Kawawa lang ang naiwan. Nanlaban pang araw eh. At dalawang pulis. Wala namang kasalanan yung mga pulis eh.